guys, welcome back to my channel. Kayo ba po ay merong nakaaway na napakasama ng ugali na ang dami mga sinabi sa inyo, sobrang sasakit na talaga namang hindi nyo makakain ang mga salita na kanyang mga binitawan at yun ay paulit-ulit na lamang ginagawa sa'yo at ikaw ay ang tingin niya sa'yo ay isang tae lamang, wala kang halaga. Ganong katinding tao, meron po taong ganyan at ako po yung may kakilalang ganyan pero hindi ko ginagawa ng ganito dahil umaasa na lamang ako sa karmang balik sa kanya kasi kakarmahin naman din talaga siya, magkakasala pa ako. Pero kung kayo ay gusto nyong gawin ito, basta paalala lamang, ito po ay napakatindi at hindi nyo po ito pwedeng gawin sa mga taong hindi naman kayo inaano. At sa mga simple lamang na kumbaga kayo inabunggulang o kaya mga simpleng mga alitan lamang ay gagawa nyo ng ganitong spell, ay hindi rin po ito tatalab po ito sa inyo dahil maaaring hindi naman karapat dapat gawin siya ng ganon ay gagawa nyo siya, kaya paalala lamang. Ang video ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. I've got a plan in mind, a special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never ituturo ay masyadong sensitibo at hindi po pwede ito na itetestingin nyo sa isang tao na trip nyo lamang or gusto nyo matesting sa kanya. Dahil kayo po ang matetestingan nito kapag gumawa po kayo ng ganyan. Ito po ay para lamang halimbawa ay sobra-sobra ang ginawa sa inyo. Halimbawa, yung mga tipo bang agawan ng lupa or kaya po inaagaw nyo yung lupa na niya, meron po kakilalang ganyan. Inaagaw yung kanyang lupa, eh hindi naman kanyang lupa yon. Yun matagal ng pamana sa kanya at gusto eh kamkamin. Yun naman meron siyang legal, kaya lamang po siya walang aral. Kaya lamang nalinlang siya ng taong ito at gustong kamkamin. Nakuha yung mismong legal na papeles. Ayan. Yun po yung mga ganyang pamamaraan niya sa mga taong saksakan ng sama ng ugali, sobrang ganid. Yan po ay hindi masamang gawin nyo sa kanya. Pero kung tipong kayo ang gagawa, nako, sa inyo po ang karma nito. Kaya ito po ay isip-isip bago gawin dahil matindi ang karmang balik nito sa inyo. Kung kayo ay wala namang ginagawa sa inyo ang tao, yung mga simpleng problema lamang ay gagamutan nyo ng ganito, yan po ay matindi ang balik sa inyo. Kaya kung upo sa inyo, huwag nyo po siyang tetestingin ha. Bawal ang testing, ito po ay matindi. Ito po ay babalik sa agad sa kanya ang karma. Wala namang mangyari masama sa kanya. Kaya lamang isang karmang malupit ang mangyayari sa kanya. Or kaya yung mga tipong matitindi na ang ginawa sa inyo. Halimbawa kayo ay ninanakawan ng taong ito. Or kaya itong taong ito sobrang manlait sa inyo, talaga namang sagad-sagaran dinadamay pati buong angkan ultimo mga anak mo matinding pagsalitaan, yung mga ganyan, yung tipong sobrang mapanlait, masyadong mapanghusga ng kapwa, yung di mo naman inaano lagi ka na lamang pinakikialamanan, yan po ang magagandang gawa ng ganito, yung tipong ikay nananahimik, siya po ay nanggugulo na nanggugulo sa'yo, yan ay napakagandang gawan sa mga ganyan klaseng tao. Una po, pwede nyo pong gawin ay larawan niya. Doon sa larawan niya, isulat nyo ang kanyang buong pangalan. Masatandaan nyo po ha, kung kayo hindi inaano ng taong ito at siya po'y nananahimik, at gagawa nyo ng ganitong ritual ay sa inyo po ang balik ha. Sa inyo ang balik ng mga gumagawa ng ganyan. Kaya huwag kayong mag-expect at huwag nyo akong sisisihin kapag kayo ay may nangyari sa inyo at ginawa nyo to. Dahil ako po ay paulit-ulit na nagsasabi sa inyo at sinasabi ko po sa inyo na yan ay hindi pwedeng gawin sa mga ganyang pamamaraan na wala namang ginagawa sa inyo ay kayo po'y mamiminsala ng tao. Or dun naman sa tao na talagang ito po'y dapat dun sa mga taong sagad-sagaran ang mga sama ng pag-ugali. Para siya po ay karmahin kagad at katukin na talaga namang napakasama ng kanyang mga pinagagagawa at pagsisihan niya ang kanyang mga pinagagagawa. Yung larawan po ng taong ito ay lagyan nyo ng abo at asin. At ito po ay ilagay ninyo sa
pwede po ito sa umaanod na tubig sa ilog, itapon nyo po doon. Kumuha po kayo ng plastic, tapos itapon nyo po siya doon. Pero bago nyo po yung gawin, kailangan paikot-ikutin nyo muna, hayaan nyo po siyang malula. At para siya ay magbago ng kanyang pag-uugali. At pagkatapos ay ibato nyo po doon sa ilog na naagos ng tubig. Pero kahit hindi naagos, basta sa ilog. Basta pag kayo napadaan, di ba, halos lahat naman ng probinsya ay meron namang ilog dyan. Ay di kayo umarkila, pero dito sa amin, di naman ako kailangan umarkila. Pumunta lang ako bayan, sa highway lang aking sakyan, ay may dadaan ng ilog. Or kahit sa loob, sumakay ako ng jeep. Kahit dito sa looban sa amin, ay di ako mapapadaan din sa may ilog. Basta doon sa may kailangan doon sa may gawi doon ng daan ng jeep at wag doon sa tricycle na gawin ng palengke. Pero may ilog din sa may palengke. Ay, talaga naman. Jackpot na jackpot. Hindi ako maghihirap sa mga ganyang sitwasyon. Pero hindi ko ginagawa yan. Kasi po, alam ko naman sila'y kakarmahin din sa kanilang pinagagagawa. Kaya, intayin ko na lang. Magkakasala pa ako sa kanila. Kaya, kung ako po sa inyo, antayin nyo na lamang. Kasi, magkakasala at magkakasala din naman sila sa may taas dahil sa ginawa nila ay magkakasala pa kayo. Kumbaga, may karma din naman yun sa kanila. Ito na. Pwede nyo rin pong gawin, pumunta kayo sa kanila. Tapos, kumuha ka ng bato na mula sa kanila. At ito, ay pwede mong mas malupit ay ibabad nyo po sa abo na may asin. Ngayon, ishoot nyo rin po siya sa umaagos na ilog or pwede rin diretso na. Ihagis nyo po doon sa umaagos na tubig sa ilog or kahit hindi umaagos, basta sa may ilog. I-shoot nyo po siya doon at yun po ay ura-urada ay talagang kakarmahin kagad at uulanin siya ng kamalasan sa mga pinaggagagawa niya. Magsisisi siya sa mga pinaggagagawa niya na nakabalbalan sa inyo. Basta paalala lamang, yung mga tinuro ko sa inyo, kailangan nyo na sikretong malupit dahil kapag may nakaalam at lalo na yung taong inyong ginawa, kayo-kayo din, sige mag-isip-isip. Dahil kayo ay malilintikan at baka yan ay may dunong din, balikan pa kayo. Kaya yan ay sikretong malupit ng paggawa. Hindi po yan pinagsasabi, gamit-gamit po ang isip dahil kapag yan po ay pinagsabi nyo at inyo pong ginawa yan, ay maaaring magalit sa inyo at makarating sa kanila yung mga pinagagagawa ninyo at bawian kayo. Tapos, yung gawin niya sa inyo, hindi pang pabait. Diretsyong tigok kayo. Kaya di kayo ang kawawa. Diba? Isip-isip po, diba? Kaya kailangan yan po, isikretong malupit para mas mabilis din ang talab. At kung halimbawa, alam niyo ba po ang mga gumagawa ng ritual? Kagaya kanina, may nagsabi pong nagawa niya na daw po lahat. Hindi ko naman minamali yun. Kaya lang, syempre, hindi ko po sinabing na hindi ako natutuwa dahil sa komento niyo. Natutuwa po ako dahil ginawa niyo po. Kaya lamang, doon ako nalulungkot dahil ginawa niyo na nasayang po inyong effort dahil 50-50 po na matupad pa yung inyong mga ginawang ritual dahil sa pagkakasabi niyo. Hindi naman po ako mananalangin na huwag matuloy. Pero yung mga ibang nakakabasa, hindi naman po kasi lahat ng mga nanonood sa ating video ay naniniwala, di ba? Kasi maaaring sila ay hindi maniwala. Ngayon, kukontrahin nila yon. Ngayon, maaaring hindi tumalab or totaling hindi talaga siya tatalab na dahil nasabi nyo na. Kaya kuko po sa inyo, gumawa po kayo ng ritual at yan po yung napagsabi nyo na, huwag na po kayong umasa na yan ay tatalab. Kasi nga po, lahat po ng mga anting-anting at mga ritual ay hindi po pinagsasabi. Once na yan po ay pinagsabi nyo, huwag po kayong mag-expect na yan po ay tatalab. Basta yan po ay hindi pinagsasabi ang mga agimat. Halimbawa, ito may agimat ang ginawa, tignan nyo. Wala pong ganun. Ganun din po yung halimbawa may bracelet kayo. Yung mga bracelet po, yan ay hindi po yan pinapahubad. Halimbawa, ito may bracelet ako. Yan. Ito po ay hindi pwedeng, uy, patingin, ang ganda naman niya, patingin niya, pasukat, suhubadin pa talaga niya, at isusukat sa kanya. Nako, negative, maling-mali ang sitwasyon na yan. Yun po, instead na may positive sa inyo, na sa inyo, ay kasi itong ganitong piyaw, yung mga bracelet ng pampaswerte, yan po ay pampaswerte talaga sa inyo. Lalo't ginamitan po ng batengteng, kasi ang batengteng po ay pang-energize at habang yan po ay iniikot-ikot, kasi ganito po yan.
Ayan. Maaaring ito ay may mga negative na to. Ito. Ito lamang po. Pero ito, okay po siya. Ito. Ito po ay ating ibababad sa may asin na may tubig na may asin. Para po, pag batinteng po niya, matik po yan, ay sisindi po yan. Ayan, yun nga. May negative po to. Ito po ay kailangan eh, kagaya po nitong bracelet na kapag binatengting na siya at in-energize dito sa ating singing bowl at kinuha ng iba, yung pong swerte nyo ay maaaring makuha niya. Kaya ako po sa inyo ay wag na wag nyo ipapahawak at ipasusot sa iba. At ganun din, lalo-lalo na ang gagawa ng ganitong ritual na ito po ay hindi biro, hindi po to biro na pang ano po sa mga ganon, pambilis po ng karma. Ito po ay bawal ang testing dahil sinasabi ko po sa inyo ay ito po ay isang malupit na pang karma sa isang tao na gumawa ng kaanuhan sa inyo mismo, hindi po doon sa ibang tao na kakilala nyo. Halimbawa, sabihin nyo, sa ibang tao, doon, kunyari, kakilala nyo, gumawa sa ganito, sa kakilala ko ng ganito, gagawan ko nga ng ganito. Hindi po ha. Sa inyo pa rin ang balik noon. Dapat ang gagawa yung tao na ginawa niya ng ganito. Tapos yung tao, halimbawa, ang tao eto, bibigyan ko yun ng sample. Yung taong ito ay masama ugali. Pagkatapos, dahil siya ay, kumbaga, baka na karma na or kaya halimbawa nagbago na. Tapos ikaw hindi makamove on. Halimbawa, siya pinagsabihan ka niya, ikaw ganyan, kanya, lumipas ang mga ilang taon, siya po yung may nananahimik na. Pagkatapos, ikaw hindi ka makamove on dahil siya masama ugali dati. Hindi ka makamove on, ikaw ang gumawa. Sa inyo pa rin po ang karma nun. Napakatinding balik nun, lalo't hindi po kayo inaano ng tao. Ay, ako nga po ay natutuwa kapag halimbawang merong nagganon sa akin, mayroon po akong kakilala, na mismo kakilala pa niya ang nagkwento sa akin na ako'y ginanon. Ako po'y natutuwa dahil hindi ko na naman siya inaano, hindi ko naman siya inaano at ako'y gaganon niya. Ang bilis po ng karma sa kanya. Yon. Kaya mag-isip-isip po kayo bago nyo gagawin tong tinuro kong ritual. Dahil ito po ay napaka-epektibo. At kapag kayo nagpasala-sala at kayo naman ang may kasalanan at hindi na kayo inaano ng tao, ito po yung tipo ng tao na dapat hindi kayo tinatantanan. Kumbaga, yung taong ito, lagi kang ginugulo. Pagkatapos yung taong ito, ang sama ng mga sinasabi sa'yo. Ganon, yun po yung tipo na talagang hindi mo makakain yung mga pinagsasabi niya. Pwede niyo po siyang gawin ng ganon. O kaya yung mga mas mabibigat pa ng mga kaso. Pero yung tipo ng tao na hindi ka naman inaano, tapos ginawa mo ng ganon, ay nako, antindi ng balik, kamatayan ang kapalit po nito. Kaya wag na wag niyo po yung gagawin. Dahil nako, hindi mabibreak ang spell at wag niyo kong sisisihin. Pagka gumawa kayo ng ganong ritual na hindi naman kayo inaano ng tao. Yan, sinabi ko na. Kaya sisiguraduhin nyo, sa isipan po ninyo, na itong tao to ay saksakan talaga ng sama ng ugali, yung tipo bang hindi kayo inaano. Dahil once na kayo mismo ang gumawa ng kasalanan at ginawa nyo itong spell na to, na ito ay napakatindi sa inyo po ang balik kapag hindi kayo sigurado na napakasama ng pag-uugali ng taong inyong gagawan or kaya hindi kayo tinatantanan or sobra-sobra ang ginawa sa inyo na hanggang ngayon ay kayo'y ginugulo. Yon, gawan nyo po, go! Yung gumawa sa inyo ng kasamaan, kunyari ni-rape, yung ganyan-ganyan, or kaya sa utang po, medyo-medyo pa kasi maaaring yung taong to ay wala talagang pera. Kaya medyo patawad, hindi po muna natin gagawan po ng gano'n, ha. Yung mga tipong nangangamkam nang hindi naman kanya, halimbawa yung lupain na yun, ay parang may plano pa mo siya ipahamak. Yung mga gano'n, o may pagbabanta, hindi naman talaga kanya yon, tapos kinakamkam. Ayun, gawin niyo po ng mga gano'n, yun yung tipong masasama talaga ang pag-ugali. Pero sikretong malupit, siplak ang bibig, mata lamang ang pagagahanahin. Kaya sabi ko po sa inyo, ay kumain po kayo ng kalabasa, pampalinaw ng mata, para mamulat po ang inyong mata sa mga magaganap. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Lagi po tatandaan, ang paggawa ng kasalanan, kasama na ganyan, yan po ay napakabilis tumalab. Pero ang karma malupit ay sa inyo ang balik kapag kayo po ay gumawa ng isang bagay na hindi naman nararapat at talaga namang wala namang ginagawa sa inyo at kayo po mismo ang mamumurwisyo ay kayo po ang mapupurwisyo. Salamat po!